Ang kaharian ng Pampanga ay ating tatalakayin. Ito ay isa sa mga unang kabiyasnan ng dating kaharian ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa susunod na kasaysayan dito sa Not Alone Maharlika. Ang mga tao ng Malay mula sa Timog ay naglalayag gamit ang mga bangka na tinatawag na Balangay. Sa bandang kalagitnaan ng 1,300 siglo, si Prinsipe Balagtas mula sa kaharian ng Majapahit sa Indonesia ay pinamunuan ng isang pangkat ng Kapampangan na tumungo sa gitnang Luzon. Ang pangkat na ito ay kabilang sa lahi ng mga taong Kayumanggiang Balat na nailarawan na may maitim at madilim na Kayumangging buhok. Taglay rin nila ang Kayumangging mga mata na may katamtamang taas at halos walang buhok sa katawan. Naniraan sila sa mga kalat na pamayanan na tinatawag na mga barangay na pinamumunuan ng mga dato na sakop ng Rio Grande de la Pampanga na kilala ngayon bilang Pampanga River at lumawak ang kanilang sakop hanggang sa golpo ng Lingayen sa Ilaga, sa timog ng Manila Bay, sa bundok ng Sierra Madre sa Silangan at sa kanlurang bundok ng Zambales. Bukod dito, ang mga angkan ng Malay na ito ay dinala nila ang kanilang kultura sa Pampanga sa mga tuntunin ng kanilang industriya, tirahan, damit at iba pang mga aspeto ng kanilang buhay. Pinakilala rin nila ang palayok, pagpanday, paghabi at paggawa ng mga kwintas, pulseras at iba pang mga burloloy. Sa mga tuntunin ng kanilang tirahan, ang unang Kapampangan ay naniniraan sa mga bahay na gawa sa kawayan na may mga bubong na gawa sa mga daon ng palma. Isinama rin nila ang mga hiyas ng perlas at gito sa kanilang damit na ginagamit para pagtagpiin ng tela. Ang mga bolo, espada, sibat, pana at palaso ay pinakilala din bilang kagamitang pangdugma. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pampanga, ang mga Kapampangan ay dalubhasa sa paggawa ng mga bangka. Ginawa ito gamit ang matigas na kahoy tulad ng apitong at batikuling para sa tirahan, pangingisda at pangangalakal. Bukod dito, ang karakowa na pag-aari ng mga pinuno ay mga bangkang pandigma na sinasakyan lamang ng mga mandirigma. Ang mga bangka na ito ay Magaan at Hugis Crescent. Dahil sa mga uri na ito, ang mga bangka ay kilalang matulin at madaling gamitin lalo na sa tusong alon ng mga ilog ng Pampanga. Ang luto ng mga Kapampangan o lutong Kapampangan ay nakakuha ng isang kanais-nais na reputasyon sa buong Pilipinas dahil sa galing nitong magluto. Ang ilan sa mga tanyag na luto ng Kapampangan na naging paborito ng bansa ay kasama ang sisig, kare-kare, tusino o pindang at ang kanilang katutubong versyon ng longganisa. Ang kaharian ng Sabag ay matatagpuan daw sa Java, ngunit ayon sa source nito, ang kingdom ng Sabag ay kaharap ng China patungong Timog at sa harap ng Khmer na patungong Silangan. Malapit dito ang Mountain of Fire na maaaring Mount Pinatubo at Mount Arayat. Ang kaharian ng Sapa o Sabag ay maaaring ito ang kaharian ng mga Kapampangan. Ang Sapa ay ibig sabihin sa Tagalog ay tabi ng ilog at Kapampangan ay ibig sabihin mga tao sa Pampang o Sapa. Kaya pinangalanan itong Pampanga dahil maraming Pampang rito at Pampangan ito ng bangka. Ang alamat ng kaharian ng Sabag. Isang araw, may isang hari ng Khmer na napupot ng inggit. Sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na may nais siyang mangyari at kung maghanap ito, ay magagalak siya at makukontento. Ano ang haring iyon, aking hari? Ang tanong ng tapat niyang punong tagapayo. Nais kong makita sa harapan ko ang ulo ng hari ng mga Sabag na nakalagay sa plato. Hindi pumayag ang punong tagapayo dahil matagal na magkaalyado ang dalawang kaharian at kailanman ay hindi ito nag-away sa salita man o sa gawa. Lalong nagalit ang hari nang siya pinayuan at sinigaw niya lalo ng malakas ang kanyang hangarin para marinig ito ng lahat. Mabilis na kumalat ang balita na parang kuryente at umabot ito sa kaharian ng Sabag. Dahil napaya ang hari ng mga Kapampangan sa sinabi ng hari ng mga Khmer, lumusob ito sa kaharian ng Khmer, dala ang kanyang 1,000 kawal at inatake ang lungsod ng Khmer. At mabilis na nabiyag ang hari, ninais mong makita ang ulo ko sa isang plato, ang sabi ng hari ng Sabag. Kung nais mo rin sakupin ang aking kaharian o kahit na masira lamang ang isang bahagi nito, gagawin ko rin ito sa iyo. Ngunit dahil ninais mo lamang ang ulo ko, gagawin ko sa iyo ang gusto mong mangyari at pagkatapos ay babalik ako sa aking bayan na walang kukunin alinman sa pag-aari ng Khmer, alinman sa malaki o maliit na halaga.
Nang bumalik ang hari sa kanyang sariling palasyo, sa kanyang bayan, siya ay umupo sa kanyang trono at nakalagay sa kanyang harapan ang isang platito na may pugot na ulo ng dating hari na Khmer. Mga kabesa, dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana may natutunan kayo sa ating inang bayan. Huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa susunod na kasaysayan ng Sinaunang Pilipinas. Salamat sa panonood. Sana maibahagi niyo rin ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli. Bye-bye!